Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay Biyernes, araw ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama rin natin sa pagunita ngayon si San Anthony Sicaria, ang founder ng Barnabites noong 1930. Isama rin natin sa ating intensyon, ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Indagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sinabi ni Propeta Amos na hindi na naisabuhay ang kabutihang loob ng Diyos dahil ang mga tao ay nilalamangan na at wala nang makatarungan ang pakikitungo sa kanilang kapwa. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinatawag tayo na ating Panginoon na gaya ng kanyang pagtawag kay Levi na tayo ay mamuhay na maayos at maging masunurin, magkaroon ng habag at awa sapagkat sinasabi ni San, na sinasabi sa ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon na pumarito siya hindi upang magpahayag ng Ebanghelyo sa mga matuwid bagkos narito siya para sa mga makasalanan. Tayong lahat ay mga makasalanan. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito. Kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin mapagbili ang aming mga inani.
Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Patik, tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin ng mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog ang katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, ang inyong kapintasay gagawin kong araw ng pamimighati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipiliting ko kayong magtalokbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangang pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay mabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanilang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pababayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at laging hinahangad. Ang lahat ng tungtunin mo ay nabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Ang batas mo, ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpapalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimiting kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Kayong mabigat ang pasa, ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang iyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi ihain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Hulyo. Kaya ito ay araw ng ating Panginoong Nazareno. Maraming nagsumikap na makapasok sa tahanan ng ating Panginoong Nazareno. Kahit na masikip na dito sa ating tahanan ng Panginoong Nazareno ay hindi alintana para sa inyo. Ang pagod, ang init, ang hirap dahil mahal po nating lahat ang poong Jesus Nazareno. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya na mas matunog pa na pamalakpak upang tayo na nagmamahal sa ating poong Jesus Nazareno ay Kanya pong mapahayagan ng habag at awa. Sinabi kasi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, Verso 9 hanggang 13, sa versikulo 13 sinabi niya, "Habag ang ibig ko, hindi hain." Habag. Sa salitang Hebreo, at lumang Hebreo lalo na, dahil ang ating Panginoon ay isang Hudyo-Hebreo, ang salitang habag ay rachamen. Ulitin po natin, rachamen. Yun. Sa salitang koinokona Griego, dahil ang New Testament ay nakasulat sa koinokona Griego, Elios. Pero nasali naman ito sa Latin. Kaya ang salita sa Latin ay misericordiae. Sa atin pong salita na ay habag. Ang sinabi ng ating Panginoon, habag at hindi hain. Ang gusto niya sa atin na tayo magpahayag ng kabutihang loob, habag, awa at pagtanggap sa ating kapwa-tao na mayroon tayong paggalang o pagrespeto. Kaya nga nasabi sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos Kapitulo 8, 4 hanggang 12 na kung saan pinahayag na ni Propeta Amos ang hindi maayos na sambayanan ng Israel noon dahil mayroong pang-aapi. Mayroong mga tao na nag-isip lang sa kanilang sariling negosyo na kung saan, sabihin pa nila, bibilhin nila ang mga mahirap sa halaga ng isang pares na tsinilas. Ganon kababa ang kanilang pagtingin sa mga mahirap.
Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa pamagitan ni Propeta Amos, magkaroon ng parusa ang Diyos sa kanila. Ang kanilang mga piyesta ay maging araw ng pamimigati. Ang kanilang buhay magkaroon ng tagutom at nauhaw dahil hindi umulan. At lahat ng mga bagay dahil hindi nagkaroon ng habag. Gusto ng Diyos na tayo'y magkaroon ng habag at awa sa ating kapatao. At iyon ang salita ng Diyos. Kaya sa ating Salmo 118, pinaalalahanan tayo sa versikulo 4 sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 4. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita na nagkap ng ating Pungisus Nazareno, na salita ng Diyos na nagkatawang tao, upang ang Diyos ay suma sa atin, upang ang Diyos ay madama natin, upang ang Diyos ay maging bahagi ng ating kasaysayan at ipahayag niya na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na may habag, Diyos na nakikiisa sa lahat ng sandali ng ating buhay, Diyos na hindi napalayo sa atin. Poong Hesus Nazareno, bahagi na ng kasaysayan ng tao upang tayo na mga tao na nasadlak sa kasalanan at bumagsak, tayo'y kanyang itayo at bigyan ng pag-asa dahil binayaran ng dugo, binayaran ng kanyang kamatayan sa cross upang ipahayag ang dakilang pag-ibig sa atin upang tayo maligtas sapagkat siya ay may habag sa atin. Rachamen. Habag. Helios. Habag. Misericordia. Mercy. Ito ang dapat nating isabuhay, ang habag. Sapagkat kung ito'y sinasabuhay natin, iba ang ating pagtingin at pagtanggap sa ating kapwa-tao. Iba ang ating pakikitungo sa Kanya. Sapagkat ang ating pakikitungo sa Kanya, una sa lahat, ay batay sa salita ng Diyos. O paano ba natin ipahayag itong habag sa ating kapwa-tao? Una, na ang lahat ng ating salita, lahat ng ating aksyon o gawa at lahat ng tunguhin sa buhay ay magpapahayag ng habag ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, dahil tayo ay imahin at larawan ng Diyos, Genesis 1:26, ipahayag natin ang habag ng Diyos sa ating kapwa-tao para makikilala ang Diyos. Pangalawa, na handa tayong magpatawad sa ating kapwa-tao. Wala naman taong perpekto. Lahat tayo mga makasalanan, lahat tayo mga marupok, lahat tayo mga mahina, magkasala tayo. Handa tayong magpatawad sa kanila at handang tumanggap sa kanila upang lahat man na nakagawa ng mga dahil sa kahinaan at pagkukulang ay nagkaroon ng kahinaan sa atin o nagkasala sa atin, ating mapatawad, ating matanggap sapagkat lahat tayo na makasalanan ay pinatawad din ng ating Panginoon. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5:14, kapag hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patawarin ng Ama. Pangatlo, atin pong hanapin, atin maghanap po tayo ng mga oportunidad na ipahayag natin ang kabutihang loob sa ating kapwa-tao. Kapag ka may ginagawa tayo na kabutihang loob sa ating kapwa-tao, hindi na po tayo ang gumawa lang. Iyan ang diwa ng Diyos. Ang diwa ng Diyos, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, ay siyang nag-udyok sa atin upang tayo'y gumawa ng mabuti sapagkat tayo mismo, hindi natin kaya na gumawa ng mabuti. Ngunit kung tayo ay may awa, may habag sa kapwa, handa po tayo na magpahayag din ng habag at awa sa ating kapwa.
At yun ang panawagan ng ating Panginoon. Kaya po sa ating Ebanghelyo, ang tinatawag niya ay isang publikano na si Mateo na Levi. Ano po ang publikano? Ang publikano ay tagapagsingil ng buwis. Pero ang buwis na kanilang sinisingil, hindi po para sa mga Israelita. Yun po ay para sa Roman Empire na sumasakop sa Israel noon at nagpapahirap sa kanila. Na ibig sabihin, tinuturing sila makasalanan. Kaya nagtanong itong eskriba. Sino po yung eskriba? Yung mga doktorado ng kautusan na tinatawag na Torah. At sinasabi, bakit ang iyong guro ay nakikisalo sa mga makasalanan? Ang mga publikano ay tinuturing na makasalanan. Pero para sa ating Panginoon, hindi po niya tinitingnan gaano kabigat, gaano kalaki ang ating mga kasalanan. Sapagkat kung gaano kalaki, kung gaano kabigat ang ating nagawa na kasalanan, ang Diyos ay puno ng habag, ang Diyos ay may awa, ang Diyos ay handang magpatawad sa atin kung tayo'y magsisisi, kung tayo'y babalik sa Kanya, kung tayo'y sumunod sa Kanya. Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka sa Diyos. Sumunod at tumatalima tayo sa ating Panginoon. Isabuhay natin ang Kanyang Ebanghelyo. Magpahayag tayo ng habag. Sapagkat kung tayo ay marunong magpatawad sa ating kapwa-tao, ang kahinaan natin ay magiging lakas. Sapagkat ang tao na marunong magpapatawad ay siyang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas. Ang taong hindi marunong magpatawad ay pinakamahina kahit dala pa niya ang pinakamalakas na baril o sandata. Kailangan rin natin ang pasyensya. Kailangan natin ang hindi lang pasyensya, mahaba na pasyensya sa ating kapwa. Sapagkat tayo kasi pasaway naman. Ako kung minsan pasaway din. Pasaway naman tayong lahat. Sa harap ng Diyos, wala pong matino. Pero kailangan magkaroon tayo ng mahaba na pasensya. Upang kagaya ng Diyos, maari nating mahalin ang ating kapwa-tao. Upang kagaya ng Diyos, hindi lang siya mahalin. Ituring natin na bahagi ng ating buhay. Nang sa gayon, kalakbay natin ang Diyos sa isang buhay na may pag-asa. At ito yung tema ng 2025 na Jubilee. Pilgrims of Hope, kalakbay tayo na may pag-asa sapagkat mayroon tayong habag na ang Diyos ay ating nasasalamin sa ating buhay. At ang habag ay siyang pamaraan ng pag-ibig. At kung mayroong pag-ibig, nariyan ang Diyos. Gusto ng Diyos na mapahayag ang habag sapagkat ang pagkaroon ng habag, ulitin ko po, ay isang pamamaraan ng pagmamahal upang ang Diyos ay ating masasalamin dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na panampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Atin pong itutugon, mahal na pong Hesus Nazareno, paawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani
na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at iisin ang kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng anak na ang Diyos ay pag-ibig. May payag ginawa namin ang katotohanan ito sa pangitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan na karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa rambanan ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya. Pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay nga marapat ikay aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuhang ang kamatayan, sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na cross, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri siyong pais sa kalangitan, kami nagbubuni siya kadakilaan.
sa kaitaan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit mitan yung Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid na may naimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si Sansa, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Antonio Zacaria, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na hangkalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na marigaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na kumunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinatutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imam ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa palatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kayong narito at kayong naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paranaway. Ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Ang tulong po ninyo ay pagpapahayag ng inyong habag at pagmamahal sa kapwa natin mamahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus na sarino. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng rito, lahat ng naugnay sa atin. Ang Diyos ay magpapala sa inyo. Siksik, liglig, at nag-uumapaw ng mga biyaya. Habag, Rachamim, Elios, Misericordia, Mercy, Habag.
Ito yung ating ipahayag sa ating kapwa. Sapagkat tayo ay makidiyos, tayo ay makikapwa na nagmamahal. Ngayon na po ang busbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay na busbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mahal na pong Isus Nazareno. Inaikusan ang cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ang kan na nagsusumamang sa iyo. Makamta na wanila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kinibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggaan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Panginoong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno.